unang araw after pagkakulong. Let's go! Let's go! Time check, it's 11:01 a.m. and ito ang aming unang time na rice for this day bago kami tuluyan magdala. So yun. Muso! Ang muso! Kukutsarahin! Meron kasi eh, oh. Wait, makatanggalin ko daw pag di ko panitsara. Pangit eh. Huwag yan, huwag yan. Fun ba? Let's go! Gusto na kami kumain. It's lakad time. Ay, sa bus stop. Ang bus stop po ito, ay kanya. No. Dun nga. What? Feeling ko dun yung sakayan sa kanina. Yung ano? After ilang minutes na paghihintay sa bus, na-reject kami. Isang no-no ang aming natanggap. Oy. Oy, stop ka! Naman yung Xiaomi phone namin yan. Pansinin niyo yung guys, yung background ng motor. Para may yung tao dito ang motor na eh. So sobrang dami. Para lang may ride sa Pilipinas, no? Bus stop. Kasakay na kami. Pinagtanungan namin kanina about sa bus stop. Hindi nila naintindihan kahit yung mismo bus. Shout out naman sa mga Pinoy. Ang gagaling natin doon. Galing ang Pinoy sa English kahit tambay. Eh, hello! Hi! Hi, Maki! Hey! Maki Bane. Kahit hindi nagpapabate, no? Maki Bane! Bebot! Walang mga bukas na kainan. Wala din mabibilhan, malayo. So, ilang meal kami nag-skip na hindi nag-rice. The feeling namin, masasave na kami. Thank you, supermarket! Ito yung basta mapipil mo kung gano'ng kayaman eh. Look at the prices!
159,500. Ang galing ko mag-ikot, no? Tapos mamaya maiwan ako. Yun. Hatak na push cart. Ah. Kailan daw ako magpapag-giveaway ng isang Vietnamese? Baka mahuli tayo dito. So pag pupunta kayo sa ganitong bansa, kailangan nyo magbaon ng madaming sign language. Sign language, kung hindi nyo maaralan kaagad yung language nila. Like, kung mahingi ka ng paper bag, kahit yung mismong plastic bag or bag, hindi nila kayang maintindihan kasi more on sariling language sila. So, paano kami lag-as? Ganon. Do you have bag? Shout out. Nakakapawis makipag-usa para makakain. Dapat take out ito. Hindi nila ako naintindihan na take out. Hindi ganun. What's up? Tapos na kami mamili. Hinihilo ko kayong mga nanonood. Dahil tapos na kami mamili at wala pa kayo masyadong gagalaan, it's time to go back sa aming hotel. So lakad mode muna. Habang naghahanap ng bus stop or kung saan kami pwedeng makatabi. Tapos yung matitira, itatimes mo sa 2 para makuha mo yung katumbas niya sa peso. Para sagutin niyo yung tanong na madami kung kamusta ang hangin sa Vietnam, para lang din siyang Philippines na mainit. Kung Ho Chi Minh City kasi to, so kung hahanapin mo sa Google Map, mas mababa siya sa Laguna. So yung temperature niya, mas mainit kasi mas malapit niya sa equator. Ayun. Mas nakakatuwa dito yung mga motor, parang mga langgam. Kasi mukhang sa kami nakaupo, nasa pang senior siya. Hindi kami makalipat kasi ang init. Actually, galing kami doon sa bandang gitna. Ang init-init nung araw, syempre, natagos doon sa bintana. Tapos may sumahay na matanda. Feel namin na pang senior itong upuan na to. At wala naman mag-dare na magpaalis sa amin. Kaya yung ambition na yun. Ang usapan na tara. Hindi lang kami pares na nagkakaintindihan. Perks din yun ah, perks na may language barrier. Then this video na kanina ko pa sinusubukan kasi kung hindi blurred, eh nauutal ako sa pagsasalita. Shoutout muna kila Ken, Lexi, Michael, Paula, and Kim. Yan. Thanks for watching!